everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is July 15, 2021. At kung hindi nyo pa po nagagawa na, please click subscribe. May subscribe dito pala yun sa kabila. May subscribe button tayo dyan sa baba. Also, kung kayo po ay nasa Facebook naman, no? Kung nasa Facebook kayo, pwede po kayong mag-follow po sa ating, mag-like po sa ating Facebook page. Nandiyan po yan sa taas. Paki-like at paki-share po yung ating video para malaman po nitong dalawang social media portals na to or social media giants na to na maganda po ang pinapanood nyo po sa aking channel. Follow nyo rin yung ano ko, social media accounts. Ayan. Ayan, may social media accounts ako. Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. At a shoutout din po no, kay Ma'am Gemma Labsan. Ayan. Shoutout po. Si Ma'am Gemma Labsan po ang chairperson ng Hands Off Our Children. Ayan. So nagregalo po siya sa atin ng t-shirt at meron pa mask. Ayan, hands off our children. Ayan. So syempre hindi ko pwedeng isuot habang nagla-live, di ba? Mukha namang medyo mukhang tanga yun. So shout out po sa Hands Off Our Children movement at maraming po salamat sa binigay niyo po sa atin na t-shirt. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating next topic, mga kaibigan, no, tayo po muna ay dumako sa ating business partner. Shoutout po sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop. So sa pamamagitan po ni Wonderfully Made, pwede po kayong umorder ng mga napakagandang regalo tulad po nito. Ayan. Tulad po niyan, mga kaibigan. Ayan, no? Okay. Pwede niyo pong kontakin si Wonderfully Made para umorder sa kanya ng mga ganyang klaseng pangregalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Very unique, very classy, at very beautiful. Yan. So kung kayo po eh merong event, may birthday or meron kayong wedding, gusto niyo ng giveaway, etc. etc. No? Pwede niyo pong kontakin si Wonderfully Made sa kanya pong Instagram account. Okay, meron siya dyan, wonderfullymade.ph. I-type nyo lang po yan dito sa search bar. Meron din po siyang Facebook page. Ayan po ang kanyang Facebook page, wonderfullymade.ph din po. Meron siyang email, makeyourwifebusy@gmail.com. Meron siyang landline and Viber. So, ayan po mga kaibigan, no, para po sa mga napakagandang mga regalo, kontakin nyo po si Wonderfully Made at sigurado pong hindi po kayo magsisisi. Okay. Tuloy tayo sa ating next topic, mga kaibigan. Eto na. Sunugan na ng bahay, mga kaibigan. Sunugan na ng PDP laban. Nagaganap na ang sunugan ng bahay. Unti-unti. Mga kaibigan, no, ako napansin ko lang naman, no, habang nire-research ko to. Ito yung naging pinakamatapang ni Coco Pimentel. So far. Ito yung pinakamatapang na kumbaga medyo nagkaroon siya ng balls dito. No? Medyo nagkaroon siya ng balls dito. Punta tayo din sa ating topic. Okay. Na. Ayan. Konting background, no? Konting kwento lang. Alam naman natin ngayon, no, nagkakagulo sa PDP laban. Si Cusi at si Cusi at saka si Pangulong Duterte sa isang partido. Si Manny Pacquiao, si Ron Monsayac at si Coco Pimentel sa isang partido. Kahapon po, for the first time ever, narinig po natin kay Coco Pimentel na tao dito. First time po natin narinig kay Coco Pimentel na siya ay supporter. Okay, na siya ay supporter ni Manny Pacquiao. Na siya mismo ang nagsasabi, ang nag-uudyok kay Manny Pacquiao na kumandidatong pangulo. Kahapon po natin yan narinig sa kanya. Ngayon, for the past few months, no, nagbabangayan to si Pangulong Duterte at si Manny Pacquiao sa mga iba't ibang topics. Nag-umpisa rin, nagka-problema din dahil nung May, nagkaroon sila ng national convention or national conference na tinutulan ni Manny Pacquiao
Tapos recently nagkaroon na naman ng meeting with PDP Laban members si Pangulong Duterte na na-televise through PTV at RTVM. And sa Sabado, actually Friday, Saturday, tomorrow and Saturday, ay meron na naman silang conference. May meeting na naman sila. Ngayon, etong si, dahil wala si Manny Pacquiao, wala silang choice. Walang spokesperson. So wala silang choice kung hindi paharapin si Coco Pimentel. Walang choice. So ito po no, ito nga po ang sinabi ko kanina no, sa Sabado ay magkakaroon sila ng PDP Laban meeting. Actually dalawang araw pa nga yan no, 16-17. At manonood po tayo no ng interview ni Coco Pimentel sa The Source. Okay, in-interview po siya sa The Source kanina. Panoorin po natin yan. Panoorin po natin dahil dito po sa interview na to, marami po tayong malalaman sa kung anong mindset ngayon meron ang PDP Laban. At ang kung ano yung mga posibleng steps na gagawin nila in the future. Okay, merong gagawin in the future. Okay, so pag-aralan natin to mga kaibigan. The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, the infighting continues within PDP Laban as Senator warns the ruling party may cease to exist if an outsider will become its standard bearer in 2022 elections. Malacanang downplayed the threat of the possible expulsion of President Rodrigo Duterte from PDP Laban, saying the party only gained more members because of the president. And later, senators want a probe on the alleged dumping of human waste in the South China Sea. Senator Coco Pimentel joins us live. Grabe, tagal ng intro. Baya? To ignore the assembly, two factions appear to be at... Hear you na, sir. Yan. Tapusan natin dito. Tagal ng intro eh. Yun. Pimentel, Senator, welcome to The Source. Maraming salamat po sa inyong oras. Ang ganda umaga, Pinky. Sa lahat po ng nanonood. Can you hear me well? Yes, I can hear you na, sir. Thank you. Okay, so I know that you really refuse or you'd rather not talk about politics. Yun po yung sinabi niyo kay Marichu Villanueva. Ano po? We will talk about also your legislative agenda, but it's time to talk about politics now, especially because there will be a PDP National Assembly this Saturday. Knowing, Senator, that this will push through, it seems that this will push through. How will you view this meeting? Would you describe it as an invalid meeting or null and void? Yes, the authority to hold such a meeting has been questioned and is not recognized. Therefore, they're holding an activity with no legal basis for holding it. So, even if they succeed in physically holding such an activity, from the point of view of national headquarters, as if nothing happened. Wow, strong statements. We're also... Strong statements yun, no, mga kaibigan. Paano pag may quorum? Paano pag may quorum? Majority nandun. So, ibig sabihin, hindi i-recognize yun ng national headquarters. Ang weird, no? Ang weird nung ano niya, ang weird nung rules nila sa PDP Laban. Kung ganun ang sistema. Kasi kung may quorum, ibig sabihin, may majority and whatever mapag-uusapan, dapat i-recognize ng kanilang national committee. At not only that, ang magpe-preside po ng meeting sa Sabado is si Pangulong Duterte mismo. Patay. So, kukontra na ba dyan? Handa na ba kumontra dyan si Coco Pimentel? Ha?
Handa na ba kumontra dyan si Coco Pimentel? Sabi ni Spock Sari Roque, in all organizations, there is democracy. All members' views are heard. Let's just see what the PDP Laban's decision will be. Let's see. Appealing to the members not to attend this meeting on Saturday. That is correct, sir. Yes. I'm also confused because I think they have two meetings, July 16 and July 17. So members should not attend both meetings. What happens to those members who will attend the meeting? I also have been hearing, sir, that there will be two, July 16 and July 17. Pero doon po sa mga mag-a-attend, ano hong mangyayari sa kanila? Will sanctions be imposed? Well, hinahinay na siguro sa sanctions because kasi nauubos na kayo. Be misled because of some color of authority from the organizers. So we will just look at the participation of the persons there. So nauubos na kasi kayo. So right now we cannot say what will be the action of PDP Laban headquarters against those who will attend. So but ako pakiusap ko na lang sa headquarters is ano din hinahinay din po sa pag-sanction ng tao. Doon lang tayo sa mga yung pasimuno, yung mga masterminds talaga ng itong mga nangyayari na nagkakalituhan, which may ultimately lead to maybe a split or some factionalism within the party. Doon tayo sa mastermind. So, sino ho mga mastermind? Well, from what I see, it is this is really all the activities, the May 31 meeting, the July 16 meeting, July 17 meeting, were the ideas of Secretary Cusi. Lana, you've lost power. Mastermind, sir. Wala ka ng habol. And those people who help him, pero syempre siya na lang yun, siya yung ano doon. I think the because he has some close colleagues then helping him, but I think this is all the recent moves or activities in the party are the brainchild of Secretary Cusi. But Senator Coco, what happens if the president attends this meeting on July 17? Well, I'm sagot. Sure he will attend because of the invitation of Secretary Cusi. Maybe sagutin mo. Our call for members not to attend or disregarding our call. So it will not change the position of the PDP Laban headquarters that the upcoming two activities as well as the one previously held in May 31 have no legal basis, have no authority to be held. But ano po yung magiging epekto? Let's just say that the president attends because Acting Secretary General Matibag is saying that in fact the president will attend and preside. Correct. If the president attends and presides, knowing that he is the chairman of the party, will this not legitimize the meeting? Correct. The upcoming meeting on chairman siya eh. Because the party constitution says that even those meetings chaired by the chairman, the agenda must be fixed in coordination with the party president. In the PDP Laban structure, under the constitution which I wrote decades ago, the most critical officer of the party is the party president. Dapat walang mangyari concerning the party na hindi alam ng party president. Yun, so, pooling rank. Ako sumulat ng constitution eh. Ako masusunod. Nakakadiri ka. Nakakadiri ka, Coco. Galing nyo talaga yan sa kongreso eh, no? Senador ako eh. Bisita ka lang dito, sabi. Ay, hindi. Congressman pala siya noon, si Mikey Romero. Tapos ngayon itong si
si Coco Pimentel. Ako, sumulat ng konstitusyon eh. Ako masusunod. Sabi niya. Maraming pong salamat kay Nori Argana sa inyo pong super chat. It's very much appreciated. God bless you po. Maraming pong salamat sa support. Okay, let's do this. Tuloy natin. Kaya nga, even the fixing of the agenda in meetings where the party president is not to preside because the chairman is to preside, the party president must be part of fixing the agenda. Doon sa May 31, nakatago yung agenda. July 16, nakatago na July 17. Nag-invite-invite lang sila para syempre mapakita nila na oh, in-invite ka ha. Oh, pero hindi pa rin fulfilled yung mandate or directive of the party constitution that the party president is involved in the calling and organizing of such events. Hindi pwedeng maitsapwera ang party president sa very important party activities na sa constitution. May question dito sa ating chat room, ang sabi. Sabi ni Sealed Heart, Coach, question, siya ba yung Pimentel na lumabag sa ng health protocol sa isang hospital? Yes, siya po yung pumasok sa loob ng maternity ng ER pala ng Makati Medical Center knowing na siya po ay may COVID, siya po ay nag-positive sa COVID-19. Siya po yung nag-violate ng health protocols. At maraming salamat din po kay Noel Campos, shout out po sa inyo. Stay safe, shout out Pittsburgh, USA. Pittsburgh, California pala. Maraming salamat. Constitution niya, natin. The spirit as well as the letter of the PDP Laban Constitution. So it really plays an important role. The president of the party plays a very important role. Here's the thing. You were right in saying that they can easily say, and they possibly have invited you, even Senator Pacquiao, to join the meeting. The problem is the senator is not here. So hindi siya makaka-attend. In an event like that, pwede ho bang gamitin yon as basis na maging valid yung meeting sa July 17 dahil wala po si acting president Manny Pacquiao? With emphasis on acting. Well, dapat from the very start involved na eh. Yung scheduling, hindi dapat yun ginugulat ka lang, di ba? Kasi you're part of the activity. You're the party president. Nothing happens in the party. Nothing, all the more important events should happen with the knowledge and participation of the party president. So yung agenda, the fixing of the agenda. Nasa constitution po yung klarong-klaro sa PDP Laban Constitution. So, nasaan yung vice president nyo? If a meeting, an important meeting, has been scheduled to time during the absence of the party president, they definitely, ano yun? I mean, number one, he did not participate in the scheduling of that meeting. He did not have a hand in the organizing of that meeting. And definitely, he had no hand in fixing the agenda for that meeting. So, clearly violative of the party constitution. So it's that's so weird. All of these deficiencies cannot be cured by saying na we sent him a invitation, picture of the invitation through Viber or mga ganon. So wala. Mga kaibigan, ang weird nun kasi kung lahat ng activities should be approved by the president. Halimbawa lang, para man problema dun. Kasi kadalasan naman talaga ganun. Ano ang check and balance niya? So, halimbawa, tulad nito, gusto mag-meeting ng chairman and the president has the absolute power, yung president ng PDP Laban, ay may absolute power dun sa kanilang partido. Eh, paano? Paano? Or halimbawa, merong boses na kontrapelo sa kanilang symphony. May kontra. Tulad ni Cusi. Gusto niya magpa-hold ng meeting. Eh dahil galit sa kanya si Manny Pacquiao, hindi ko i-approve yan. So asan yung check and balance? Diba? Kung sa presidente lang. Weird. Medyo weird yung sistema nila dyan, ha? Ang yabang mo pa, Coco Pimentel, eh, pinagmamalaki mo pa na ikaw gumawa ng konstitusyon. Pero medyo weird, ha? Medyo weird. Ayun, it does not matter. It does not cure. It does not cure the lack of intent to comply with the party constitution. Ano silbi ng vice president niyo? Do you think that it was intentional, Senator, that the meeting be held
on July 16 and or 17 now that Senator Pacquiao is out of the country? You better ask Secretary Cusi, because this is really his brainchild from the one starting May 31, and even the his prior moves to May 31. So you only Secretary Cusi can explain how he scheduled this, why he scheduled this, why he is calling for this, what is the agenda. Do they want to pick the party's presidential nominee with Naghang siya. Naghang siya. No, what's that to be run? Senator Coco. Did you hear me? Did you hear me? But I think pareho po tayong naghang yung ating internet ko. Mga kaibigan, no, bago magpatuloy, bago kayo patuloy itong kay Coco Pimentel, anong silbi ng vice president nila? Anong silbi ng vice president? If I'm not mistaken, ang current na acting din, acting vice president, ay si Velasco, House Speaker Velasco. Ngayon na absent si Manny Pacquiao, dapat siya yung tatayo in his stead or in his place, di ba? Dahil siya yung vice president eh. So, pwede niyang aprobahan yan, yung meeting na yan. Tama po ba ako? Tama po ba? Pwede naman. Pang Starbucks, Coach Jared, God bless. Maraming pong salamat, Nikki Aguilar, sa inyo pong pang Starbucks. Gagamitin natin yan, kayo mag-alala. Maraming pong salamat. It's much appreciated. Diba, anong silbi nung vice president? Kaya nga meron kang hierarchy eh. Meron kang chairman, may vice chairman, marami silang vice chairman eh. Merong president, may vice president, may secretary, etc. etc. So anong silbi dito ni Velasco? At bakit tahimik si Velasco? Bakit tahimik si Velasco? Yun ang nakaka-curious sa akin dyan. Bakit ganun? Ang weird. Connection. Could you repeat the last, possibly even two or three sentences, sir? Hindi din sigurado narinig ng mga nanonood sa atin. Can you hear me now? Yes, I can hear you, sir. Please go ahead. Hello, Pinky. Okay. So about the scheduling, you better ask Secretary Cusi why they chose July 16, July 17, as well as the May 31 date. Because all of these are the product of his mind, the earlier moves that he also made to meet party mates, consult with them, call them to meetings. These are all the brainchild of Secretary Cusi. And then if part of the agenda in one of their meetings, is that weird, the party will now nominate its presidential candidate in 2022. Whose name has not yet been revealed, even up to this day, then it will be a surprise to all of the attendees. Therefore, if that is how he runs, he wants to run the party, then he better explain. Because the normal way the nominees to a party convention, presidential nominees, should be well known days before the party convention, di ba? These are not kept secret kasi parang sinisekreto mo, ano ba, kinahihiya mo ba yung kandidato mo? Dapat hindi ganoon. So far that is what is happening now in the activities called by Secretary Cusi. So if weird nyo, sobrang weird nyo, deficiencies, we better ask Secretary Cusi. Walang silbi yung vice president. I'll do that, Senator, as soon as I get Secretary Cusi and I'm able to interview him. But personally, do you think po intentional nga yung ginagawang National Assembly para po sa inyo now that Senator Manny Pacquiao is out of the country? Well, yung pagpili nung date, I do not really know si Secretary Cusi yan. But even if Senator Manny were here in the Philippines, he would not attend such a rogue assembly, an unauthorized assembly. Kasi nga, uulitin ko,
hindi dapat nagugulat ang party president na, uy, meron palang napaka-importanting meeting na gagawin ng party. Bakit gulat ako? Ba't di ko alam? Sabi ng Constitution, I also help in fixing the agenda. So if you help fix the agenda, you also help fix the details. You also help fix the schedule. Di ba? So, kahit nandito po si Senator Manny Pacquiao sa Pilipinas. Ang weird nung argument na sinasabi nito ni... Unang-una kasi mga kaibigan, hindi natin makikita yung Constitution nila dahil sa kanila yon, hindi natin makikita yan. Kung may mag-send sa akin, why not? Pag-aralan natin. Pero hanggat hindi ko nakikita yan, hindi po makakapag-comment sa what do you call this? Dun sa kanilang constitution. By the way, maraming salamat kay Sarah Jenica Toribio at kay Sealed Heart sa inyo pong super chat. It's much appreciated po. Going back, another thing is, ang sabi niya, ang sinasabi ni Coco Pimentel, dapat daw lahat daw ng aktibidades ay aaprubahan ng pangulo ng partido bago ito gawin. In this case, wala nga si Manny Pacquiao. May laban sa states, hindi ho ba? So, anong silbi ni Velasco? Siya yung vice president, hindi ba pwedeng aprubahan niya ni Velasco? Siya yung acting vice president eh. So kaya skip natin 'yon. May skip natin yung isang level na 'yon para lang masisi natin kay Kusi lahat ng kabalbalang nangyayari sa partido niyo. Weird. Ang weird. Binas, hindi po siya mag-a-attend diyan. We'll be taking a short break. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. Commercial bigla. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our guest today, Senator Coco Pimentel. Senator, balikan ko lang po yung isang point na ni-raise ko kanina. What I want to find out from you is, kung magpakita nga po si Pangulong Rodrigo Duterte sa Sabado. Oh, kasi hanging question yun. What message does that send to you and to the rest of the members of PDP Laban? President Duterte now follows the lead of Secretary Cusi. Wow. He's concerned. Ang kapal ng mukha. That would be the meaning of that. Mm-hmm. And is that accept? Obviously, I would. Ang kapal ng mukha ni Coco. Mga kaibigan, ang tanong sa kanya ni Pinky Webb. Anong mensahe ang sinasabi kung pupunta raw si Pangulong Duterte sa meeting ng PDP Laban sa Sabado? Anong mensahe ang binibigay nito sa mga party members o sa kanya mismo personally? Ang sagot ni Coco Pimentel, di sunod-sunuran na ni Cusi si Pangulong Duterte. Talaga? Coco Pimentel, akala ko ba use your kokote? Ano nangyari? Sunod-sunuran, ulitin ko ha, sunod-sunuran ni Cusi si Pangulong Duterte? Question mark. ibang level to si Coco Pimentel. Assume that is not acceptable to you and to Senator Manny Pacquiao. Hindi, ano kasi kami, we are a party of ideology, rules. Hindi po kami personality-based. So, our chairman happens to be the President of the Republic of the Philippines, a very charismatic person with huge following and very popular. So, those are facts about him. Pero pagdating po sa partido, when you call for an important meeting, you do not keep the party president blind of the details of the event. Girl, it's just a reality. I understand what you're saying, sir. Yeah, ganun po kami. Hindi niya mailusot to. To follow. Hindi niya malusot. So, if hirap na hirap si Coco. Person in the party will attend a meeting which we have not recognized, then it does not change the fact that we still do not recognize that meeting because the compliance with the Constitution did not change.
paano nga kung may quorum? Paano kung majority ng members nyo nandoon? So hindi nyo pa rin nire-recognize? Asan ang demokrasya doon? Ang masusunod, kayo lang. Kayo yung mga nasa taas. Nasaan ang demokrasya doon? Kung let's say merong 100, I'll try to simplify this, no? Let's say kung merong 100 na members ang PDP Laban. Yung tatlo, si Coco Pimentel, si Manny Pacquiao, at si pangalan to? Anong pangalan ng isa? Yung ano niya, yung alila ni Manny Pacquiao, si ano? Munsayak, Ronwald Munsayak. Si Ronwald Munsayak, hindi umattend. Pero yung 97, nandoon. 97. Hindi nyo i-recognize yung meeting? Kasi hindi kasi naisingit dun sa agenda ng presidente? Ng partido? Nababaliw ka na yata. Kasi, mga kaibigan, no? Maski po sa corporate, no? Maski po sa corporate world, basta may quorum kayo. Basta may quorum, tuloy ang meeting. Tuloy po ang meeting. Quorum po ibig sabihin, majority po ng miyembro ay nandyan. Tuloy ang meeting. Paano kung may absent? Yung mga absent, eh FYI na lang kayo. Pasensya kayo. FYI na lang kayo. For your information na lang. Maraming po salamat, Miles Co. Nakakairita painggan ang mga katwiran ni Coco. Totoo, nakakairita talaga. Kasi ano eh, sobrang mind-bending ang gagawin mo para intindihin siya eh. So, halimbawa, napakalaking issue ng House Speakership last year. Nag-quorum ang mga congressmen sa hindi sa loob ng kongreso, nasa ano pangalan ng restaurant na 'yon. Basta event place malapit sa Congress. Wala sila sa House of Congress, pero may quorum sila. Majority ng mga congressmen andon nang botohan para tanggalin si Kawatano. Ang nilagay si Baliusco. Si Velasco na baliw. Oh. Ni-recognize, 'di ba? Kasi po may quorum, yung majority nandoon. Hindi ba nag-a-apply 'yon sa mga partido? Hindi ba 'yon nag-a-apply dito sa Partido ng Demokratikong Pilipino? Akala ko ba demokratiko? Eh bakit parang kayo-kayo lang ang nasusunod? My goodness, ibang liga. Ano to eh, mind gymnastics ang gagawin mo para maintindihan mo dito si Pimentel. All, hindi diba? Ko nasunod. So, andun pa rin sa okay, hindi nasunod. The violation, the defects and the violations from the start are still there. But would you submit, Senator Coco, that the attendance, the possible attendance of the president will somehow affect the faction of Senator Manny Pacquiao, of Senator Coco Pimentel? Hihina ho kaya yung inyong grupo kapag makita si Pangulo sa Sabado? Would you submit to that? Well hindi naman kasi I think the president has never been identified with our faction, di ba? Meron pa nga silang world war ni Senator Pacquiao. Ang aking point is ganito. Hirap magpaliwanag, no? If we are to reorganize the party, we have to make sure not to neglect the chapters. Wag kaming nakafocus sa mga sikat lamang na politiko. Kasi isang katangian ng PDP Laban na proud ako eh. Hindi lang kami partido ng mga kilala ninyong mga mukha, mga politiko, mga elected. Hindi, meron din kaming pong mga common members na matagal na, dekada na kasama ng partido. Huwag silang kalimutan. Okay. Nakalimutan ba? Yung mga gustong agawin yung manobela ng partido namin, siguraduhin nating ito yung mga taong naka-invest sa partido. Hindi lang ito yung mga bagong member biglang siput lang diyan, hindi nag-comply sa mga basic membership requirements namin, hindi man lamang tumulong sa partido pagdating na ng election time, pag tinatawagan ay present, sumisipot. Hindi ganoon, hindi kami papayag sa ganoon. In the name of our long time
chapter members who may not be well known and who are not running in elections but they are genuine members of the party. Sila naman yung and, sila naman yung pinoproteksyonan namin. Ginagawang sangkaalan yung mga po, so yung maliliit na miyembro. Tinanong kayo ilan ang miyembro sa pagkaalala ko sabi mo more or less everyone ha yung sinasabi mo ang kilala at hindi kilala tatakbo man o hindi tatakbo. If I'm not mistaken you said about 100,000. Pero in terms of politicians who are part of PDP Laban, you said more or less from what you recall it's about 8,000. Is that still the number now? Mga between 5 and 7,000 yung mga let us say up to the weight up to councilors, yeah. 5 to 7,000. Okay. Yeah, the number is between 5 to 7,000 if I remember okay. correctly. My next question is have you reached out to the president? Has he not responded to any appeals or possible meetings between your group and the president? Nasaan na ho kayo in terms of trying to speak or have a meeting with President Duterte? Good question. There was one meeting with Senator Manny Pacquiao and President Duterte. Nakalimutan ko na lang yung date siguro. Let's put it at March lang. I'm guessing here March. Isko, ang dami na nangyari. Pero I was informed since I was not there. It was a very brief meeting. So wala siguro silang na pag-usapan o na-resolve doon. Wala talaga. After that meeting, Senator Pacquiao has a pending request for a second meeting. Eh, hindi pa po granted yung second meeting. Karon na ba katagal to si Manny Pacquiao? Alam ko nag-una siya. Tapos hindi ko lang sigurado kung nag-LP siya eh. Pero alam ko nag-una siya. Tapos ngayon PDP na. If I'm not mistaken, nag-PDP lang siya for these elections. Kung hindi ko pa na-research, I'm sorry. Pero if I'm not mistaken, hindi siya long-time party member. From what I understand. So, anong ibig niyang sabihin na kailangan suportahan natin yung mga long-time party members? Tama ba? Yun ang sinasabi ni Coco Pimentel. Kayo po, personally, have you tried to reach out to the president? Again, ako? Si Senator, opo. Yes, si Senator Manny Pacquiao na po. Para one request na po. Okay, so hindi... Pinasangkalan talaga niya si Pacquiao. ...attempt to even have a meeting with the president. Through Senator Manny Pacquiao, yes. We will attempt. For as long as we belong to one... Sangkalang talaga niya si Manny Pacquiao, mga kaibigan. I know. Manny Pacquiao, kung napapanood mo tong interview, kung napanood mo pala tong interview na to, mag-isip-isip ka, pinangsasangkalang ka nito ni Coco Pimentel. Party, we should attempt. Sobra. Okay. There was also an interview where you said that kung ang gusto ng grupo ni Secretary Cusi, although he's saying wala pa ho daw silang ine-endorso. Siguro, let me start with that. Wala pang ine-endorso sila, hindi pa sila nakakapili yung grupo na yon. Do you believe that? With all the activity preparatory to the 2022 elections, tapos pagtanungin mo siya, oh, why are you doing this? Why this sudden ultra activities in the party to prepare for 2022. Sino bang minamanok nyo? Sinong nasa isip mong ipupush ninyo? Sagot, wala. I mean, medyo only a person with some sort of stake in 2022 would move in a fashion like this. Galit na galit si Coco pala. Si Senator Coco na. Galit na galit si Coco eh. Yung grupo ni Secretary Cusi, si Mayor Sara at President. Tapos, kung gusto nila, sorry, let me repeat this. Kung gusto ng grupo nila tumakbo si Pangulo bilang VP at ang gusto ninyo tumakbo si Senator Manny Pacquiao bilang Pangulo, bakit hindi nila magsama ang dalawa? Pinag-usapan natin kahapon. Ano lang yung tanong ko yun, parang hypothetical question lang. Kunyari sa mga objective minds na nakikinig, di ba? I mean, kunyari ikaw, Pinky, you're not a member of the party and then naririnig mo, bakit ba nagkakagulo sa PDP Laban? Kasi yung isang grupo,
pinupush nila Pacquiao for president. Hmm. Tapos yung kayo yun. Ang sigaw nila Rodrigo Duterte for vice president. Kaya sila nag-aaway. Hindi ka ba mapapakamot ng ulo mo at magtatanong ka ba? Bakit sila mag-aaway? 'Di ba? Eh ayaw nga kasi nila kay Pacquiao. At maniwala ka, hanggang ngayon nag-aaway pa, umabot pa kami ngayon sa matinding away na, at ganyan ang mga publicly stated positions ng dalawang kampo. There is one name for president and another name for vice president, and yet hindi sila magkaayos-ayos. Nagkasundo. Bakit? Oh, kaya? Oh. Ayaw nga kasi kay Pacquiao. Yun lang yun. Something that you would support. Kayo po, a Pacquiao and Duterte tandem. Well, una sa lahat kasi, I have heard the president say, you know, a lot of times na pagod na siya. Ito na yung last political office na hawakan niya. He has reached the highest position under our presidential form of government. Actually, ang sabi nga niya, nung nahalal siya, sabi niya, hindi na ako mamumulitika because siguro father of the nation na siya. Ayaw na niyang ma-identify sa political party. Yun ang pagkaintindi ko, because he will be, you know, a father to the nation, taking care of the nation. So ilang beses ko narinig yun. So naniwala naman ako. So sa tingin ko, pag ganun na po ang sinabi po ng isang tao, wag na lang, in fairness to him and to out of respect for him, wag na natin siyang pilitin na itas ino-nominate mo pa to be vice president after being president. So I will respect the statements I have heard from the president a lot of times in the past. O, ayaw mo rin pala siyang maging vice. After his presidency, anong problema? He wants to rest and he would no longer involve himself in politics, especially running for political office. Okay, but if President Rodrigo Duterte decides to run for vice president, will you support him? If the process happens within the party, then we will have to discuss it because he is a party mate. Ganun po dapat. Ako as a long-time party leader, if there is kasi namana mo sa tatay mo yan. Being expressed by a party mate, we will have to entertain it. Yun ang una nating reaction, entertain and not be dismissive of it. Okay, we need to take another short break. The source will be right back. Ang haba na nito. Senator, mabilisan na lang po. I'm asking you about the possible vice presidential candidacy because ang sabi po ni PDP Laban National Education Committee Chair Pines Arcega, marami daw sa inyong mga kasamahan ay hindi sangayon na tumakbo si Pangulo bilang vice president in the 2022 elections. And if this were to happen, ang sabi po niya, according to reports, Duterte could be removed from the party. So let me ask you straight, is this possible? Can this happen? Ah, sagot. Masyadong nakuha yung tanong mo, no? Ah, biglang di narinig. I'll go to the essence of the question. We should use expulsion sparingly because that's the ultimate penalty that you can impose on an erring member. So make sure you don't use it lightly, or you don't threaten expulsion lightly. Yeah. So yun po yun. And running for a public office should not be a ground for expulsion unless gumamit ka ng certificate of nomination ng ibang party, and nasa ano po yun, that's a very specific ground for automatic expulsion sa aming constitution. So hinahinay lang din nga sa paggamit ng concept ng expulsion, because ulitin ko, I will advise my party mates, kasi ako nga sumulat ng party constitution at saka abogado ako, and some of them are not lawyers and did not write the constitution. Wow. Yung expulsion po, okay. You know po yung okay. And the gravest penalty that we can impose okay. on a party member. Kasi, kaya wag po nating madaling gamitin yun sa ating mga pananalita.
Opo. Senator, kasi ang sabi po ni Secretary Roque, pinareact po siya doon. Ang sinabi nga niya, kung matanggal daw po si Pangulo, dating isang jeep lang daw, in so many words, ano, ang mga miyembro ng PDP, at kung matanggal nga daw si Pangulo, matitira na lang daw ng isang jeep yung mga miyembro ng PDP. Your quick reaction to that, please. Well, wala yun. I mean, hindi kami, ano doon, hindi kami worried doon at hindi... Kung he meant it to be an insult, hindi rin kami na-insulto doon. Kasi, tutusin, kung jeep nga yan, eh, nakaproduce nga ng presidente, di ba, no, 2016. Eh. Tapos si Secretary Roque, gusto ngang humitch pa dyan sa jeep na yan. Eh. So, wag na natin pag-usapan yan. Kahit bumalik ka sa tricycle, ang importante kasi, may ideology. Merong pinaniniwalaan, may basic principles and objectives yung party. At hindi lang kayo para kayong country club lang dyan ng mga politiko, ng mga mayayamang tao. Hindi kami ganun. So, kami po ay babalik sa pinakamaliit namin na bilang. Then we will strive again to sell our ideology, our basic principles, and then participate in elections. And who knows? With the people's support and the blessings of God, we might return to becoming the ruling party. Tsaka hindi rin kasi namin, Pinky, hindi yan yung purpose ng ano eh, establishment ng PDP Laban na to be the ruling party or to be always the ruling party. Hindi po. Ang importante namin, importante sa amin to propagate our basic principles and objectives and beliefs. Ikalat, educate ng mga tao. Okay. Senator, we've run out of time. In fact, overtime na tayo. Just some of the legislative agenda. I will say it, of course, I heard it with the interview nga with Marichu. Yung PH Passport Act, meron din Philippine Archipelago. Okay, ayoko na pakinggan yan. Wala na yan, wala na kwenta yan. Wait lang, iko-correct ko lang si Coco Pimentel na sinabi niya na nakapag-produce sila ng presidente. Unang-una, hindi sila ang nag-produce ng presidente. Hindi sila. Kasi even before pa sumapi doon si Pangulong Duterte sa PDP Laban, sikat na siya. Sikat na siya. Nakilala na siya na kumukontra kay Laila De Lima. Doon pa lang, sikat na siya. Marami pong salamat, Sir Cesar Laboriante, sa inyo pong super chat. It's very, very much appreciated, sir. God bless you and I hope to see you soon. So, hindi po siya, kumbaga, walang karapatan ang PDP Laban na mag-take ng credit sa pagiging pangulo ni President Duterte. Ang nagpasok po sa kanya diyan, taong bayan, hindi ang PDP Laban. Sorry. Pasensya ka. Hindi nangyari 'yon. Pangalawa, si Pangulong Duterte ang nagpasok ng mga kandidato sa PDP Laban ngayon. Kung dati nga ang kwento, dalawang table lang kayo, ngayon 100,000 na ang miyembro ng PDP Laban, si Pangulong Duterte po ang may sanhi niyan. Kung wala si kung pinaglalaban mo mga ideologies mo, Coco Pimentel, pasensya ka kasi hindi sila nakikinig sa ideologies mo. Nakikinig sila kay Pangulong Duterte. That is what you call charisma. Charisma ang tawag doon. Wala kayo nun. Si Pangulong Duterte meron nun. Paano siya nagkaroon ng karisma? Kasi yung sinasabi niya, ginagawa niya. Integridad. Integrity. Kung ano yung sabihin niya, yun ang gagawin niya. Sinabi niya, wawakasan niya ang drugs. Hindi nawakasan, pero at least nabawasan. Diba? Wawakasan ng corruption. Nakita naman namin. Yung corruption, nabawasan. Takot na mga taga-BI tsaka BOC Manloco ngayon. No? Diba? Alam ko yan as a fact. Nabawasan ng mga tiwali dyan sa DPWH. Aayusin ang problema ng insurgency. So nagkaroon tayo ng NTF-LCAC nung pinaglololoko na tayo sa peace talks. Yun po yung ibig naming sabihin ng integridad. At kaya siya sinusundan ng mga tao dahil yung karisma niya ay nanggagaling sa kanyang integridad. Yun po kasi yan. Nasa psychology po yan. So huwag kang magsalita dyan as if yung PDP Laban mismo ang nag-attract sa mga miyembro na to. Hindi.
Hindi. Real talk yan. Coco Pimentel, magising-gising ka sa kahibangan mo. Hindi kayo ang dahilan kung bakit nandyan si Pangulong Duterte. Nagkataon lang, nagka-align kayo ng values. Sinabi rin ng Pangulong Duterte yan last time. Pareho kayo ng paniniwala. Pero, if President Duterte chooses to leave PDP Laban, eh good luck. Yung yabang mo na sasabihin mo na babalik kami sa pagka-tricycle, ah baka hindi lang kayo bumalik sa pagka-tricycle, baka mawalan talaga kayo ng mekanismo. Baka mawala ang PDP Laban. Mawala kayo sa history. Maging independent ka na lang sa susunod na eleksyon. Ingat-ingat ka sa mga binibitaw mong salita. Ingat-ingat ka. Ingat-ingat. At hindi dahil ano, this is not a popularity contest or what have you, kung ano man yung sinasabi. Kasi pinapalabas kasi dito ni Coco Pimentel. Wala, ang ending natin parang popularity contest na lang. Nandito yung mga miyembro na yan dahil sikat si Pangulong Duterte. That's unfair. That's an unfair statement. Hindi mo naman alam ang puso't isip ng lahat ng tao nandyan eh. Pero, etong masasabi ko. Coco Pimentel, kung hindi ka makikipag-adjust, kung hindi ka makikipag-trabaho, hindi mo i-take advantage, hindi mo gagawing bentahe ang presensya ni Pangulong Duterte ngayon sa PDP Laban, sorry, wala ka ng PDP Laban na ipagmamalaki after 2022. Bakit? Lumalakas yung ibang partido eh. Pasensya ka. Ang yabang-yabang pa ni Pimentel, mga kaibigan, nabanggit pa niya to. Ito pa yung sinabi niya. Pimentel tells Roque, PDP Laban can produce another president even with few members. Good luck. I hope. God bless your work. Sana tama yung pinaggagawa niyo. Pero, let's face facts. Mahina ang PDP Laban before Duterte at kapag umalis pa si Pangulong Duterte dyan, hihina ulit ang PDP Laban. Sorry kayo, yan ang katotohanan dyan. Tanggapin nyo yun. Ipipilit nyo si Manny Pacquiao at saka ipipilit mo yung sarili mo bilang vice presidente. Walang problema. Walang problema. O di kayo-kayo, kumandidato si Manny Pacquiao at si kaya ikaw, Kiko Pimentel, Coco Pimentel pala, i-kumandidato ka bilang vice-presidente, walang problema, kumandidato ka. Tignan lang natin kung sa 2022 may bubuga kayo. I doubt, but let's see. So mga kaibigan, hanggang dyan na lang po muna tayo for today. Maraming pong salamat sa 2,000 po na nanonood po sa atin ngayon. Sa mga nag-super chat po, maraming pong salamat. Bukas na po tayo mag-super chat po mga kaibigan, no? Dahil medyo malalim na ang gabi at alam ko po na maraming pa po kayong gagawin. So maraming pong salamat muli sa inyo pong panonood sa ating live. Sa mga nag-super chat po, maraming pong salamat. It is very much appreciated. Sa mga moderators po natin, maraming pong salamat sa tulong nyo mag-moderate ng ating chat room. Alam kong medyo mahirap yan paminsan-minsan, pero maraming pong salamat ulit. At I'll see you all tomorrow, Friday, sa ating next Coach Jarrett Live. And by the way, sa Monday po mga kaibigan, maaga po tayong magla-live kasi tayo po ay magla-live viewing ng final SONA ni Pangulong Duterte. Live viewing po natin gagawin yan mga kaibigan habang tayo po ay nanonood ng live. Sabay-sabay po tayo magre-react. Okay, sabay-sabay po tayong manonood. So sa Monday po 'yan, hindi ko pa po alam kung anong oras yung SONA, pero yun po ang gagawin natin, okay? Manonood po tayo ng SONA sa Monday. At tomorrow po, I'll see you again at 11 PM. So sa mga ibigan po natin nasa abroad, God bless your work and God bless your day. Sa mga nasa Pilipinas naman po, God bless your rest and may tomorrow be another blessed day for you. God bless you and I'll see you all tomorrow, 11 PM on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you all tomorrow.